Ito pa ang isa nilang banat eh. Ngayon daw, nakikipag-ano na tayo sa ICC, no? Di ba? Nakikipag-anong tawag doon? Pinuputol na natin yung ICC. Pero may pinapakita sila eh. Ayan, no? Ayan, sabihin na nila. Ayan, no? O, tignan mo nga, o. Oh, Ferdinand Marcos, o. Oh. Nung senador ka, isa ka sa pumirma sa ICC. Again, no? Tulad na sinabi ko. Siguro, nung panahon nung wala pang social media, yung wala pang mga badong na magpapaliwanag sa taon yan, madali yung lokohin eh. Di ba? Bakit? Eh, siyempre, sasabihin nyo lang, oh, pumirma nga siya, oh, tapos babalikta rin niya sarili niya. Hindi niya po binaliktad. Ang sinasabi ko po sa inyo, paulit-ulit, the main architect o the soul, hindi pala main, soul, ang kaisa-isang arkitekto ng panlabas na relasyon, yung pakikipag-ugnayan, panlabas na pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, ay presidente ng Pilipinas. Meron po bang pinirmahan si Pangulong Marcos? Meron. Isa ba siya sa nag-ratify ng ICC? Isa siya. Pero, senador siya noon. Natapos na ba yung buhay ni Marcos nung siya ay senador? Hindi po. Naging presidente nga eh. Etong mga dilawan, kakamping, at kung sino-sinong nagmamatalino, tinatapos nila yung mga, ano eh, depende sa convenience nila eh. Pumirma ka nga oh. Eh, sabi nyo nga, senador pa siya eh. Ang dami na po naganap. Diba? Tumakbo siyang vice president. Hindi siya naging vice president. Naging presidente na siya. Presidente po siya ngayon. Pinag-uusapan natin nung senador siya. Ano po pagkakaiba noon? May naging presidenteng Rodrigo Duterte ang pangalan. Dahil sole architect ng foreign relations ng presidente, pinagpasyahan ni Duterte na wakasan ng ugnayan natin sa ICC. At bilang presidente, bagong presidente, susundin niya yung presidents na ginawa ni Pangulong Duterte. Bakit? Eh yun ang legal na eh. Diba? Pinutol na ng sinundan mong presidente yung pakikipag-ugnayan sa ICC. Yun ang susundin mo. Mas may latest eh. Ang sinasabi nila, pumirma si Marcos. Oh, pero naging presidente rin si Marcos. At meron sa pagitan ng pagiging senador niya at pagiging presidente niya, mayroong presidenteng nagngangalang Duterte na pinawalang visa na yung pakikipag-ugnayan natin sa ICC. At sasabihin ko sa inyo yung mga yan. Duterte dati yung mga yan. Ngayon, kinakalabas si Duterte. Kayo ba magtitiwala kayo sa mga taong ganun? No, nagbago lang ng ihip, nagkaroon lang ng tatlong bagyo. Mahirap po pagtiwalaan yung mga leader na gano'n. Ang problema pa nun, kusa sila. Kusa sila bumibira kay Duterte. Nakita, paano po nila ipapaliwanag yan na overwhelming yung support ni PBBM kay Pangulong Duterte? Diba? Paano nila ipapaliwanag yan? Hindi nila kaya ipaliwanag yan. Kaya nagdurugo yung mga utak na mga yan eh. Sa bagay, hindi nga po pala magdurugo yung mga utak nila. Pag wala ka, anong magdurugo sa'yo? Pasensya na po kayo, ayoko po silang kantsawan eh. Kaya lang, mali kasi yung atake nila eh. Inaatake nila yung mga kaalyado ng presidente ng Pilipinas. Yun yung problema ko sa kanila eh. Kaalyado yan ni PBBM eh. Atakehin nyo. Hindi kasi nila ma'am, utak talaga, hindi, porket hindi sila sanay na yung president tsaka vice president ay pwedeng magkasama. O kaya, sasabihin nila, hindi naman si Sara inaatake ko yung tatay. Eh di ganun lang din sasabihin ng mga ano, hindi naman si BBM inaatake namin yung tatay. Hindi po, pag-atake sa ama ay pag-atake sa anak. Ang kinu-question ko po yung mga supporter po ni Pangulong Marcos. Sino po ba sinusuportahan nyo? Si Pangulong Marcos po ba ay yung mga vlogger na nakinabang kay Pangulong Marcos? Ako po hindi ako magmamalinis na bilang vlogger nakikinabang po ako kay
Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Siyempre, yung mga suporta nila, yun ang numero uno kong supporter, eh, di ba? Pero, ha? Dapat man lang, yung mga sinasabi ng mga sinusuportahan nyo, kung totoong si Pangulong Marcos pa o si Pangulong Duterte sinusuportahan nyo, yung sinasabi nila, yung sinusunod nyo. Eh, wala po akong nakarinig. Ito ha, lahalating ko na po kayo. Sana nag-iisip yung iba na naniniwala, na nakikigalit kay Pangulong Duterte, kay Sara Duterte. Sana po, maisip ninyo. Ito lang ang challenge ko sa inyo, simple-simple. May narinig na po ba kayo mula sa mga Marcos? Meaning ng mga, marami sila, si Pangulong BBM, si Senator Amy, si Sandro, at yung iba pang mga anak at pamangkin. May narinig po ba kayo mula sa mga bibig ng mga Marcos na inatake yung mga Duterte, si Tatay Digong at si Sara Duterte? O bakit po kayo sumasama dun sa mga nakikiatake? Samantalang sa politika po, need po ni Pangulong Marcos, dahil hindi po siya tinatantanan ng atake, kailangan niya po ng mga kakampi. At ang pinakamalakas po na kakampi ni Pangulong Marcos, yung si Sara Duterte. Bakit po gusto ninyong awayin si Sara Duterte? Yun ang pinakamalaki kong katanungan eh. Eh kasi sila ano, binabanatan naman din si Bongbong. Ang tanong ko, yung sinasabi niyong Duterte na bumabanat, sinuportahan ba nila yung UNITIN? Hindi naman eh. Dati ng kalaban yan, nagpapadala kayo sa kanila. Nga eh, sabi ko nga, ang ikakatwiran nyo, kaya nyo binibira si, ano, si Tatay Digong tsaka si Sara Duterte. Kasi binibira siya ng mga Duterte vlogger, binibira si PBBM. Dapat tinanong nyo sarili nyo. Yan ba sinasabi nyo Duterte vlogger, binoto si PBBM? Baka hindi nga rin nila binoto si Sara eh. Dahil, di ba? Eh, tapos aasa kayo pag nanalo si BBM. Parang imposible naman yung sinasabi niyo. 3 to voting yung ICC, 3 judges. Uganda, Peru, Poland, 2 judges, France at Italy. Tignan nyo na. At saka yung anong tawag doon, yung presiding judge. Hindi po siya po ay kumontra. Alam nyo, yun yung problema ng ICC. May chance po sana yung ICC. Ito, real talk tayo. Sana may chance yung ICC na graceful exit sa pagkaka, ano niya rito. Graceful exit sa kanya yun eh. Kasi pag nag-decide sila na hindi na natin imbestigahan yung Pilipinas, okay na yun. Diba? Eto po, pwersado kayo ngayon. Maglalabas kayo ng warrant of arrest. Tapos hindi nyo ma-aresto. Ang ginagawa nyo, tama si Roque, si Harry Roque, ang sabi ni Harry Roque. Kayo ang, kasi paano nyo i-implement yung warrant of arrest nyo? Real talk po, kaya po na before, nakakapag-issue sila ng mga warrant of arrest, nahuhuli nila yung may warrant of arrest. Kasi member yung bansa. Halimbawa kung ang Pilipinas, member, at nag-issue sila ng warrant of arrest, walang magagawa si PBBM kundi huliin si Pangulong Duterte. Eh, nawaisan po sila ni Pangulong Duterte. Bago pa man magsimula yung investigasyon, nakapag-withdraw na tayo. Anong legal authority ng ICC sa atin? Wala. Oh. Kaya, hindi sino manghuli kay Duterte. Sasabihin nila, umiikli ng ano, bakit? Labas ba ng labas ng bansa si Pangulong Duterte? Sa tingin nyo ba, pag nagpunta sa China si Pangulong Duterte, may magtatangkang manghuli sa ngayon ko lang nga nakita si Pangulong Duterte na nasa China eh. Ah, marami nagtatanong, bakit daw hindi pa nagsasalita si Pangulong Duterte kung ano naganap?
Alam niyo si Pangulong Duterte, naalala niyo minsan yung nawala siya ng mga ilang araw. Tapos nag-aalala na lahat, tapos naglalabas na ng mga false ano, false claims sila Trillanes at yung iba pang mga opposition, di ba? Minsan nilalaro na lang sila ni PBB eh, ni PRRD, former president. Na paglaruan ko kaya to. Sabi niya nun, di ba? Sinadya ko yun. Na huwag magpakita ng tatlong araw. Tuwan-tuwa ako nun na nalaman ko sinadya niya. Alam mo yun? Libangan niya minsan kultahin yung utak ng mga tao. Pinaglalaroan lang sila ni Pangulong Duterte. Sige, mamaga utak niyo sa kaisip kung anong ginawa ko sa China. O, di ba? Ang kriteriya na namin loyalistang di bumabanat sa mga Duterte at Duterte na di bumabanat sa mga Marcoses. Madadami rin tayo, huwag ka mag-alala, Eliasar. Hindi kasi sanay yung mga tao na magkabati yung president at vice president eh. Ngayon lang kasi nangyari yan sa Pilipinas eh. Buhat nung nag-EDSA, ngayon lang po na magkapartido yung president at vice president. Lahat po. Mas hindi po sangayon si Harry Roque na nag-appeal ang gobyerno sa ICC. Dapat daw dinedba na lang. Pero mas agree ako sa inyo. Mas okay na yun at na-delay ang proceeding. Okay naman yun eh. Kasi discarte yung Minardo yun eh. Ako, ganun talaga yung iniisip ko rin. Bakit nag-appeal? Pero ngayon, nakuha ko yung ano ni Minardo eh, no? Na-challenge siya. Matalino kasi. Feeling ko na-challenge si Minardo na kaya ko ipanalo to. Ah, di ba muntik na? 3-2. Isa na lang, oh. Panalo na siya dapat. Mahirap pong ano eh. Mahirap pong arukin yung mga matatalinong tao. Na-challenge po sila by the challenge itself. Hindi po yung sa panalo ano eh. Yung na-challenge sila na kahit matalo sila, kinakailangan nila i-challenge yung ano. Kasi challenge sa kanya yung mag-challenge.